my fellow students. So let's continue with our individual sports. So ngayon, i-discuss sa inyo is the types of the arnis and the stance or the skills on how the arnis be played. So first up, with the two types of arnis. So first type of arnis is the ano or the form. So athletes would perform sequence of movements using two batons. So yung two batons, yun yung arnis na tinatawag. So combination siya. Pag sinabi po nating ano or form, it is composed of choreographed dance that been used for competition to compete with the other component. So yung ano or form, ginagamitan siya ng dance choreography with the martial art movements or sa mga combination siya ng martial art movements at saka dance choreography. So, pwedeng gumamit siya ng baton, pwedeng gumamit siya ng espada, pwede siyang gumamit ng pwedeng combination ng espada at saka ng baton. So, next is the laban or full combat competition. So, players are required to strike their opponent's different body parts with one baton. So, as you can see in the picture, so, laban or full combat competition, it is a fighting skill. O ito yun yung may dalawang component na kung saan nakasuot ng full gear, then ang gamit lang ay is isang baton. So naranasan ko yan when I was in college. Sobrang bigat nung gear. Tapos kailangan yung kasi pinaka points doon ay yung sa ulo. So kapag ka natamaan mo yung ulo ng isang kalaban mo, plus points kasi yun yung pinakamataas na points sa laban or full combat competition. So napakadelikado siya, kaya kailangan gumamit ng full gear or full combat sa paggamit ito sa competition. So, next, proceed tayo with the five fundamental forms of arnis. So first one is the solo baton, the double baton, espada y daga, dos manos, and bear. So first is the solo baton and the double baton. So combination siya. So normal arnis ang ginagamit. So solo baton, single baton, double baton, dalawang baton. So espada y daga, so similar siya sa espada, pero ang paggamit nito is made of wood. So kung makikita niyo doon sa picture, shape like espada, pero yung made niya is sa kahoy. Next is yung dos manos. Pag sinabi po natin dos manos, composed siya ng espada pero maliit lamang. So ginagamit din siya sa competition. So nag-range lang siya ng maliit lang siya. Hindi katulad ng espada y daga na mahaba. And then yung dos manos, gawa siya din sa kahoy. Next, the bear. So yung bear is yung tinatawag nating mano-mano. So ang ginagamit dito is using your two hands to fight with the other opponent. So yun yung nagiging sandata nila, kung yung mga naunang equipment ay nagamit ng baton, ng espada, yung bear is using their hands. So pinag-aaralan na nila yung paggamit ng tamang martial arts sa kalaban, and then proceed sila. Yun kasi ay may iba't ibang category sa competition kapag ka na nalaban. Merong gagamit ng baton, merong gagamit ng espada y daga, merong gagamit ng dos manos, merong gagamit ng bear. Depende sa category. Next, equipment of arnis. First one is the wooden stick. The wooden stick shall measure not less than 60 cm and not more than 90 cm in length, with the diameter of not less than 1.3 cm and not more than 3.8 cm. It must not have sharp edges or pointed edges. So yung wooden stick, nakakita na naman kayo ng wooden stick ng arnis. Medyo may kahabaan siya ng konti.
And then, ang pinaka-precautionary measures lang na paggamit ng arnis ay kailangan hindi siya sharp edges or hindi siya masyadong magaspang kapag ka ginamit. Kasi yung arnis kasi, kapag magaspang siya, delikado sa kamay. May tendency na mabitawan or kaya naman ay hindi maipokpok ng ayos sa kalaban. So, the measure of the arnis is 60 cm and not more than 90 cm kasi kapag ka sobrang haba, chine-check din kasi yun sa competition kung siya ay medyo mahaba or kaya naman ay medyo maikli. And then, the length or the width of the diameter of not of the arnis is 1.3 cm and not more than 3.8 cm. So, yung pagkabilog niya, medyo maliit lang naman yon. So, nakakita naman kayo ng wooden arnis. So, alam niyo na po yun. Then, the wooden replica or the bladed weapon. So, the wooden replica shall measure not less than 60 cm and not more than 90 cm in the full length and should be ethnic Asian in origin. It must not have sharp edges or pointed ends. So, katulad ng wooden arnis, isang precautionary measures din ng wooden replica or of a bladed weapon, kailangan hindi rin siya magaspang. So, yung wooden replica or the bladed weapon, so ito po yun. So, yun po yun. Yan. The espada de daga. So, yung una, the wooden arnis. Yan, kailangan kasi may touch siya ng apoy kasi sumisimbolo siya sa pagka-Pilipino natin. So, yung wooden replica, gawa siya sa kahoy, then kailangan may origin siya sa atin dito sa Pilipinas. Then, foam. Cushion material should be foaming the padded sticks and shall not have a maximum grip diameter not greater than 3.8 to 1 cm. Po yung foam, so combination po siya ng two wooden arnis na nilagyan po siya ng foam which is the red and the blue. So saan po siya ginagamit? Ginagamit po yung foam sa laban or full combat competition. Kasi delikado kasi kapag nahampas ka din ng wooden arnis kasi medyo may pagkatigas din yon. So, medyo masakit siya sa katawan. Kaya yung ginagawa ng iba is nilalagyan siya ng foam, lalo para sa mga beginners. So, sunod po dito is the head protector. Refers to a pair of protective headgear to include an impact-worthy face mask. So, dalawa pong kulay yan. So, bakit po naging dalawang kulay po yung head protector? The red and the blue. Kasi dalawang opponent yan. So, sa kabilang linya, the blue team, and sa kabilang linya is the red team. So, ginagamit po yan yung head protector to protect your upper body. So, napakahalagang aspect, lalo na yung mukha natin. Kapag natamaan siya ng isang wooden arnis, napakasakit or napakadelikado nito. So, mechanics and the correct way of gripping the weapon. Hold your stick with two hands it at the ends. So, paano nga ba ang taong paggamit ng mga kagamitan na diniscuss ko? So, first, hold your stick with your two hands at its end. It at the ends. Next, bring the can upward in front of you. So, yung paggamit ng wooden stick kasi kailangan nakatapat sa sayo in case na atakihin ka ng kalaban, at least yung force or yung paggamit mo ng arnis is ready. Nasa front siya or nasa unahan mo siya. Release your right hand and transfer it to the left side of your hand holding the can. So, if the transition of your hand to your right hand to your left hand is very bad, so kailangan yung force na gagamitin mo is mabilis. Kasi kapag ka hindi mo siya inagapan na paglipat agad sa kabila, may tendency na atakihin yung left hand or kaya naman yung iyong right hand. Palm facing towards you, roll the fingers and press them and the first and the middle fingers holding in firmly but too tight. So sa paggamit kasi ng arnis,
So sa palad po siya inilalagay. Hindi siya masyadong kailangan kasi dikit na dikit yung wooden stick sa iyong kamay. Kasi may tendency kasi na kapag nabitawan mo yung arnis or nabitawan mo yung wooden stick, may tendency na anytime na maatake ka ng kalaban. Next, to stance and posture. Arnis is martial art of self-defense. Prowess and stability are essential to succeed against the opponents. Before fighting, one should learn the proper stance and posture to enable one to master other skill. Napakalagang aspect sa paggamit or paglaro ng arnis is yung proper stance and posture. Masasabi or makikita ng kalaban mo kapag ikaw ay naka-proper stance and proper posture, masasabi ng kalaban mo na you are ready to fight, and then yung attention niya is makukuha kasi alam na handa ka. Then there are forms or there are different stance or posture na i-discuss ko. So first is the straddle stance. Second is the forward stance, back leaning stance, forward leaning stance, side directions, and cross stance. So first is the attention stance. So using your legs, kailangan kasi nakabuka ka. May tendency kasi kapag hindi ka naka-attention, may kahit pagpindot or pagpress na ng oras. So as we go back with the attention stance, kailangan yung form na gagamitin sa pag-atake is nakahanda ka. So pinaka first step sa paglalaro ng arnis is the attention stance. So malalaman ng kalaban mo kapag ikaw ay ready na kapag ka naka-attention stance. So second one is the forward stance. So yung pagdating mo sa attention stance, proceed ka sa forward stance na aatake sa kalaban. Then, sunod po tayo sa back leaning stance. Yan. Yung kailangan kasi, yung alam mo, or baka kasi umatake mula sa likod ang iyong kalaban, kaya gano'n yun yung position ng pantatlo. And then, kung makikita yun sa picture, yung kamay dapat is nandito sa may chest. Kasi, napakahalaga din or napaka-importante din part ng ating katawan is yung chest part natin. Next is the forward leaning stance side direction. So, pagpunta naman sa side direction, syempre, may tendency din na sa kapag ka dito sa side siya tumira or dito sa side tumira, dapat handa ka. Then, sunod po natin is the cross stance. Yan. The fourth picture. So, may digapagka po sa arnis ay nagamit din ng martial arts. So, yung fourth position, or pang-fifth position sa cross stance. If may tendency siya na umikot sa iyo, yun yung position na gagawin. Yun lamang po.